Okay, magandang araw po mga misis. At ngayong araw naman ay gagawa naman tayo ng sapin-sapin. So, balit, tatlong cups lang ang gagawin natin. Dalawang cups sa glutinous at isang cups sa rice flour. So, wala ko bang flavor dito kundi vanilla. Vanilla lang natin at kalahating cup na asukal. Dalawat kalahati na unang gata at isang condensed milk. Siyempre, gagamit tayo ng food color, violet at egg yellow. And then, meron din tayong mga gagamiting hulmahan para po sa pag-i-steam natin. At uumpisahan na po natin ang ating paggagawa ng sapin-sapin. So, unahin natin ang rice flour. So, isisip muna natin para sure tayong walang bubuo yan. Yan. Then, next po, yung ating glutinous. So, susukatin po natin to para sigurado tayo. Alam nyo, minsan pagka walang sukat, hindi rin nasusunod ng standard. Medyo papalpak po yung ating gawa. Kaya kailangan minsan na sunod rin tayo sa tamang sukat. So, pag na-mix natin to, saka natin siya ilalagyan ng kulay. So, susunod na po natin ang ating asukal. Pagsasama-samahin lang po natin yan. And then, yung ating gatas po. Bali, isang lata to. Sakto yan. Yan yung ating gata. So, i-mix-mix nyo lang to hanggang sa magpantay at mawala yung pinaka-buo-buo niya. Then, ating sasalain din to para sigurado na wala siyang buo-buo. So, ilalagyan na natin din siya ng vanilya. Yan, mga ano lang po yun, half teaspoon. Para medyo may amoy-amoy, mabango-bango. Then, salain na rin po natin para makita natin kung may buo-buo ba siya, wala. Okay. So, bali, anuhin natin siya, paghihiwa-hiwalay natin, lalagyan natin ng kulay yung iba. Okay po. So, bali itong isa, hindi natin yan gagalawin at itong dalawa lang ating lalagyan ng pangkulay. So, unahin po natin ang egg yellow.
So, okay na po itong gintong kulay. At ito naman isa. So, violet naman po. Okay. So, maganda na yung kulay niya. So, balit yung ganito pala, punasan nyo ng ano ha, ng mantika para hindi siya dumikit. Unahin muna natin itong ating violet. Huwag masyadong kapunoy dahil papatungan pa natin yan. Okay, at atin muna itong isasalang. So, ito at may kumukulo na yung ating tubig at ilalagay na po natin. So, yung tela niya, yung takip niya, ay lagyan niyo ng ano, ng tela para hindi po siya mapatakan. Para po maganda yung kanyang pagkaka steam. So balikan po natin to ng mga 15 minutes. Okay po, ito ating i-check na at ayan. So ilalagyan naman natin siya ng kulay yellow. So, huwag nyo rin kapunin dahil kukunti na yung space natin. Nalagyan nyo na lang karami. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong sunod-sunod na kulay para maganda. So naman to, 8 minutes naman po natin ito niluluto. Okay po. Yan. Bali, antay na lang po uli natin yung maluto. Sunod-sunod na yan. Okay po at ating titignan na yan at yan, pwede na yan. So, nakawalong minuto na. Then, ipapatong naman natin yung ating kulay puti. Hindi ka na mawala ng space yung puti ah. Sobrahan. So ito bali 5 minuto na naman natin luluto to. Kasi luto na din yung ilalim. So ito na lang nasa ibabaw ang lulutuin natin. Okay po. So ilalagay naman natin itong ating kahuli-hulihan. Ayan.
Tapunan po natin uli. Then another 5 minutes. Ito, ready na siya. At pwede na yan. So, lalagyan natin sa plato. Pero palalamigin muna natin ng konti. Okay po, at ating titignan kung ano na kinalabasan ng ating ayun, no? Napakaganda. So, tignan natin lahat. Wow. Diba, pang negosyo na siya. Ayun. Bali, may natira pa akong latik dito. Yun na ilalagay natin sa ibabaw para medyo mas masarap po. Ayan. Okay po, at ito po, sana'y magustuhan nyo. At huwag nyo po sana nakalimutan mag-like and share and subscribe po. At pakihit na rin po ang bell para sa susunod kong video. Salamat po!